All right. Hello everyone. Welcome to another lecture. Ang lecture natin ngayon tungkol sa developmental psychology. Let me share my slide. Pag-usapan natin biological development in adolescence. The following are my objectives for tonight. Number one, I'm going to familiarize you to the biological concepts that are very important in the experience of adolescence. Number two, ikokonekta natin yan, yung mga biological concepts na yan, to the psychological functioning of an adolescent. Kasi yung mga biological changes that happen, merong effect yan sa kung paano mag-function psychologically yung mga adolescents. No? So we will connect those two. And number three, ito yung pinakagusto kong i-emphasize in this lecture. No? Given those physical changes during adolescence, ano yung mga psychological applications that we can do to help adolescents have a more positive human development? After all, yan naman talaga ang goal ng DevPsych. Tulungan ang tao na habang tumatanda siya, habang nagde-develop siya in the lifespan, maging smooth, maging suabe yung development niya. So, given these biological concepts, ano yung mga applications na pwede natin gawin para gumanda ang development ng isang adolescent? Okay? So, let's start with the concept of puberty, which is very related to adolescence. No? Pinag-usapan na natin yan in some other lectures. But very quickly, anong difference ng puberty from adolescence? Adolescence is the life stage. Kalebel niya ang prenatal stage, ang infancy, ang childhood. While puberty are the biological changes that signals na ang tao nakapasok na sa life period of adolescence. So when we talk about puberty, we are referring to physical changes that indicates that a person is already in adolescence. So the general pattern of puberty across different populations, no? Pabata daw ng pabata ang age ng puberty onset. Okay? Whether it's males or females in general, babae or lalaki, paaga ng paaga in history yung pag-e-experience ng puberty. As early as for females, 8 years old, 9 years old, 10 years old, meron nang nakaka-experience ng pubertal changes. While for males naman, as early as 11, 12, meron nang mga pubertal changes. And if you study the data in history, hindi dating ganyan. Usually, 50 years ago, 60 years ago, yung onset of puberty, talagang nangyayari yan during teenage years. But the data for today, yung mas modern na society na, talagang ang aga-aga na nangyayari ng puberty. As you can see here on the slide. Yan. So, ito yung tawag dito. Ito yung age, no? Ito yung age kung kailan na-experience ang puberty. As time goes by, ito yun yung years, no? Mas nagiging modern yung panahon, mas bumabata yung pag-experience ng puberty. And then, zoom it in. Puberty onset is earlier in females than males. Yan, very common pattern din yan. Between males and females, mas maaga talaga nakakaranas ng puberty ang mga babae kumpara sa mga lalaki as indicated in this slide. Okay? Now, given this, ano ngayon? May implication yan. If females experience puberty earlier than males, according to these authors, i-zoom in natin, an increasing number of researchers have found that early maturation increases girls' vulnerability to a number of problems. So, yun pala ang implication nun. Because females experience puberty earlier, sila yung mas vulnerable sa iba't ibang mga psychological problems in adolescence. Let me continue. Early maturing girls are more likely to smoke, drink, be depressed, have an eating disorder, struggle for earlier independence from their parents, and have older friends. Kumbaga, given those words, pwede mo i-connecta yan sa storm and stress model ni G. Stanley Hall. I-revihin nyo na lang kung ano yung storm and stress model, but yun pala yung nagpapanegative sa experience of adolescence sa mga females, the early onset of puberty. Kaya ang isang application dito is, between males and females, mas kailangan talaga ng psychological interventions ng mga females, especially early in adolescence compared to males. Kaya dapat yung mga guidance counselors mas sensitive talaga sa mga nangyayari among
females in adolescence than males in adolescence, lalong-lalo na during the early years. Kasi nga, ang mga babae, sila yung mas nauuna na pumasok sa adolescence. Okay? So, that's what we know about puberty. Number two, let's go to the concept of pituitary gland. This is a small part of the brain with big responsibilities. Specifically, ang role ng pituitary gland is siya yung nagko-communicate sa gonads ng tao, at yung gonads, siya naman yung magre-release ng sex hormones. Okay? So in other words, hindi mag-mature yung katawan ng males or females without the pituitary gland being active. So let me repeat, anong proseso? The pituitary gland will communicate to the gonads. Magsesend siya ng chemical signals to the gonads. And the gonads in turn will release sex hormones. At yung sex hormones na yon, yun yung magpapamature sa katawan ng babae at ng lalaki. Now you may ask, ano bang ibig sabihin ng gonads? That leads us to the third concept. Yung gonads, general term yan. Merong gonads ang lalaki, may gonads ang babae. Ang tawag sa gonads ng lalaki, testicles. Ang tawag sa gonads ng babae, ovaries. And what do they have in common? I already mentioned that a while ago. These organs, these systems release sex hormones. At yung sex hormones na yan, yan naman ang magre-release, yung sex hormones na yan, yan ang magpapamature. Yan yung magkukos ng pubertal changes that will happen to a male and a female. Ang dominant sex hormone for males would be testosterone, estrogen naman for females. So ang testicles magre-release ng testosterone, ang ovaries magre-release ng estrogen. Now, let me just emphasize this. This is a very common misconception. Akala ng mga tao kapag lalaki, all testosterone. Akala ng mga tao kapag babae, all estrogen. Hindi ganon. In fact, we have a little bit of the other hormone. So, for the males, although dominante ang testosterone sa system natin, meron din tayong konting estrogen. Same thing with females. Although dominante sila ng estrogen, meron din silang kakaunting testosterone. So these are not mutually exclusive with the sexes. It's just that mas dominant yung testosterone sa males, mas dominant ang estrogen for females, pero may konti pa ring opposite hormones. Okay? Which leads us to the next point. Let's talk about the concept of hormones in adolescence. Specifically in biological development, no? So again, ang mahalagang hormones for male development would be testosterone, at merong effect yan psychologically. So let's not think about hormones as a simple chemical things in our bloodstream, kasi may mga psychological effects yan. Like for males, kapag mataas ang testosterone, it contributes to the experience of aggression and sex drive. At yan ang typical profile ng mga teenagers na lalaki, di ba? Palaaway, mainitin ang ulo, malakas ang sex drive. That can be explained by the high level of testosterone in their bloodstream. Ganun din naman sa mga babae. Dahil ang estrogen mataas sa bloodstreams nila, ang effect naman yan psychologically, they become high in emotionality and they are more prone to depression. Kaya nga pwede mong i-connect yan, no? In connection to the female estrogen, doon sa quotable quote natin kanina, yan yung direct quotation natin. Kaya pala ang mga females during early adolescence na experience nila yung ganyan, no? More likely to smoke, drink, be depressed. Why? It can be explained by high levels of estrogens in their bloodstream. Kaya ulitin ko, sila yung dapat mas available yung psychological interventions that should be offered compared to males. Ayun. Okay? So, yan ang role ng hormones, no? Specifically, sex hormones in the biological development during adolescence. Yan ang nagpapamature sa katawan ng mga lalaki at mga babae. I'm sure you're already familiar with some of the patterns of physical maturity in adolescence, 'di ba? Kapag lalaki, nagiging deep na yung voice, nagiging mas muscular, nagkakaroon na ng facial hairs, pubertal hairs. Same thing with females. Ang females naman, tumataas yung pitch ng boses, breast development, menstrual cycle, so on and so forth. I'm sure you already know that.
Let's move on to number 4. Another biological concept in adolescence is fat level. O yung dami ng taba sa katawan ng adolescent, mahalaga pala yan, no? Because fat level is the basis for puberty onset. Whether males or females, pero mas ano yan, no? Mas mahalaga yan for females. Specifically, according to research, there must be at least 17% of body fat bago mag-react yung katawan ng female to start pubertal changes. Again, let me repeat, 17% body fat. And studies have shown na kapag ang mga tao underweight, konti lang yung fat level, that will delay the onset of pubertal changes, which further confirms na mahalaga talaga yung fat level sa puberty onset ng tao. Now, as you can see on the slide here, meron tayong tinatawag na leptin, which is a chemical signal. Specifically, itong leptin na to, isa itong ano eh, parang isa itong outcome of the fat contents that our body has. Although, hindi pa rin masyadong clear no, kung ano ang role ng leptin specifically, but one thing we know, kapag mataas ang fat level, tumataas din yung leptin levels. And when the pituitary gland detects high levels of leptin, which confirms na, again, yung body fat mataas na, umabot na ng 17%, that is the time that the pituitary gland will communicate with the gonads, yung pinag-usapan natin kanina. So, yung presence ng leptin in our bloodstream via the fat levels that we have, yan yung magiging signal ng pituitary gland na sasabihin niya sa sarili niya, oras na para sabihin ko sa mga gonads na mag-release na ng sex hormones. Alright? Kaya ulitin ko, ang isang implication nito, mas matagal ang puberty onset kapag mababa ang levels of fat. Okay? Kaya, in connection to other studies, yung mga bata daw na nasa poverty level, wala sila laging makain, or kung kumakain man, hindi nutritious, mababa ang fat levels nila, most of the time, sila yung delay yung onset ng puberty. Ayun, kaya ang implication nito is meron talagang ano no, meron talagang effect. Na wrong spelling ako dito. Meron talagang effect yung kinakain natin o yung kinakain ng bata para mas maging ano no, para mas maging maayos yung kanyang adolescent development. Mahalaga na yung bata, whether male or female, maayos yung mga kinakain, highly nutritious at ma-achieve niya yung ideal level of fat, which is 17% body fat. Hindi rin naman maganda yung sobrang taas ng body fat. Diba? Yung lumagpas ka ng 25% or 30%, masyado na mataas yon. Related din naman yun sa obesity. Basta 17% body fat is the ideal level. Yan. Para maging on time yung puberty onset. In fact, i-connect natin yung idea na yan, no? Yung level of fat with this diagram. Sinasabi nila, this is also one of the reasons kung bakit yung mga kabataan ngayon maaga ang puberty onset. Kasi marami mga kabataan ngayon, mabilis na lang ma-achieve yung 17% body fat compared to other generations. Other generations, 40 years ago, 50 years ago, medyo scarce pa yung food natin, hindi pa ganun ka-nutritious, hindi ganun ka-available yung mga food, mahirap ma-achieve yung 17%. As an effect, late yung onset nila ng puberty. Pero ngayon, iba na. Because of technology, specifically food technology, marami na tayong nakakain, ang tataas ang fat levels na ng mga pagkain natin. So yung mga kabataan ngayon, walang problema yung pag-achieve ng 17% body fat. So nangyayari paaga ng paaga yung pag-onset ng puberty. Yun. So this is one good example how our biology interacts with the condition of our environment to affect our pattern of development. Yan. So ang tawag dyan, biology environment interaction, no, in a more technical term in developmental psychology. Okay? Next, meron tayong menarche and spemarche. Some textbooks will also discuss this, no. So ano pinagkaiba ng menarche sa spemarche? Ang menarche, ito yung first menstrual period ng babae. Ang spemarche naman, ito yung first nocturnal emission or first ejaculation ng sperm para sa mga lalaki. Usually, ang spermarchy nangyayari yan during sleep or
through conscious masturbation. So yung unang ejaculation would be ang tawag doon spermarchy, ang menarche, ang unang dalaw, quote and quote sa Tagalog, ng babae sa buhay niya. And the menarche, going back to females, this signals the beginning of menstrual cycle, which tells you, so kung babae nakaka-experience nito, is capable na siya na mabuntis. Kasi ibig sabihin yan, yung kanyang ovaries nagre-release na monthly ng mga egg cells na nag-aantay to be fertilized. Okay? Next, we have another concept here, growth spurt of males and females. Okay, keyword here is growth spurt. This is the time where there is a sudden increase in size and height of developing adolescents. Between males and females, mas maaga ang growth spurt ng mga babae kumpara sa mga lalaki, which is consistent with the idea that females in general have an earlier onset of puberty than males. So sumasabay yan, yung kanilang pubertal changes sa pag-increase ng height nila. Mas nauuna yan sa mga babae kumpara sa mga lalaki. So, in a typical high school quadrangle, especially kapag yung mga age group, no, in the quadrangle is around 9, 10, 11, 12 years old, makikita mo talaga that in general, female students are taller than male students. Pero along the way, in the lifespan, around 13, 14, 15 years old, yung mga lalaki hahabol sa growth spurt. Ma-overcome nila or ma-overtake nila yung growth spurt na na-experience na earlier ng mga babae. So pagdating ng third year high school, fourth year high school, in general, males will be taller and bigger than females. Pero una talagang nag-growth spurt ang mga babae kumpara sa mga lalaki. And what causes this growth spurt, ito yung tinatawag natin GH, also known as growth hormone, which is also released by the pituitary gland. So isa rin yan sa trabaho ng pituitary gland, no? Other than communicating with the gonads, the pituitary gland will release growth hormones na magpapa-increase ng height ng mga tao during adolescence. Kaya dito nangyayari yung mga biglang tangkad, no, ng mga adolescents, especially among girls. But trivia, this is not the first growth spurt na nararanasan natin in the lifespan. Akala kasi ng marami ang growth spurt, when you hear growth spurt, adolescence lagi. Hindi. In fact, ang unang growth spurt, nangyayari yan during infancy. Yun, meron yung series of growth spurts na nangyayari. Ayan, as you can see, the specific numbers kung kailan nangyayari yan. Basta ang bottom line lang dito, when we experience growth spurt in adolescence, that's not the first time we've experienced growth spurt. Alright? So, that's the concept of growth spurt of males and females. Next, number 7, let's talk about primary sexual characteristics. Anong pinagkaiba niyan sa secondary sexual characteristics? Sa primary sexual characteristics, ito yung mga changes na nangyayari sa reproductive system ng tao in connection to adolescence. Yan. Merong mga pagbabagong nangyayari in the reproductive system of males and females. So for males, that includes testicles and the penis. For the females, that includes the ovaries and the vagina. And the thing is, the fact na nagmamature yung reproductive system ng males and females during this time, it tells us na ang tao na nagkakaroon na ng primary sexual characteristics are already capable of reproduction. So kapag lalaki, nakakabuntis na. Kapag babae, nabubuntis na. Yun yung primary sexual characteristics. Yung secondary sexual characteristics naman, these are the physical changes that have nothing to do with the reproductive system. So yung mga nagbabagong parts ng katawan dito, yung hindi na yung reproductive system, nandiyan na yung facial hairs, andiyan na yung more muscular body, na andiyan na yung increase in height, all these are secondary sexual characteristics. Any changes in the body that makes the body look more mature, more adult-like, secondary sexual characteristics 'yon. All right, so I hope the difference is clear between primary and secondary sexual characteristics. Alright? Now, some other important things that we have to know about physical changes in adolescence.
para mas madagdagan yung kaalaman natin dito. Number one, nagiging issue na during adolescence yung tinatawag nating body image. Because the bodies of the adolescents are changing during this time, ang psychological impact niyan, nagiging mas conscious na yung mga tao sa body image nila. The extent to which they like the changes that they see in their bodies. In psychology, merong mga instruments that can measure how high or how good your body image is. So yung mga matataas ang body image, ibig sabihin gustong gusto nila yung katawan nila. They feel good about their own bodies. On the other hand, may mga tao naman mababa or pangit ang body image. Ito naman yung mga tao na ayaw nila yung nakikita nila sa katawan nila. They don't like their body in general. In connection to body image, according to Behrman 2006, ano ang general pattern? Girls are less happy with their bodies and have more negative body images than boys. So mas ayaw ng mga babae yung mga changes na nangyayari sa katawan nila compared to males. At ang explanation dyan, if you can see on the slide, no, has something to do with fats. Diba? Kasi yung isa sa outcome ng pagpasok ng females sa adolescence is tumataas yung level of body fats nila. Parte yan na, isa yan sa mga pubertal effects. So when a female enters adolescence, she will expect or she should expect na tataas talaga yung level of body fat. Eh ang problema sa kultura natin, hindi ganun kaganda ang tingin natin sa fats. Right? So what do with fats? We burn it. Diba? Karamihan ng mga tao na sikat sa society, yung mga ginaglorify, mababa ang body fats. So kung makikita nyo yung mga artista, yung mga models, what do they have in common, quote-unquote sexy yung katawan, mababa ang body fat. Eh yun ang problema ng isang teenager na babae. Parte ng pag-develop niya, pagpasok niya ng adolescence, mataas ang body fat niya. So, ikukumpara ngayon niya yung katawan niya sa katawan ng mga ibang babae in the society that are glorified na mababa ang body fat. Ending, she feels bad about her body. Yun. Eh hindi ganoon ang istorya kapag males. Ang males kasi isa sa epekto ng pagpasok nila sa adolescence is because of their high level of testosterone, nagiging muscular sila. And in our society, being muscular is a good thing. 'Di ba? So lumalabas na 'yung mga cuts ng mga lalaki, nagkakaroon sila ng mga six-pack abs, mas nagiging masculine 'yung face nila, mas nagiging macho sila, which are all good things. In our society, 'di ba, having a generally muscular body or masculine body is good. O kaya yung mga lalaki, habang nagde-develop sila as an effect of testosterone, mas natutuwa sila. Pero yung mga babae, habang tumataas yung estrogen nila, nadadagdagan yung body fats nila, nai-insecure sila, mababa yung body image nila. O lalong-lalo na, ulitin ko lang, no, in our society, talagang masyadong ginoglorify yung mga babae na mabababa ang body fats. So females tend to compare their bodies with these kinds of bodies. Diba? O kaya, yun nga, meron talagang greater socio-cultural pressure sa mga females compared to males. Kaya between the two sexes, talagang mas stressful eh. We can say, mas stressful talaga yung experience of adolescence ng mga babae kumpara sa mga lalaki. Which again, you can connect to this slide. Kanina, binasa ko na yan. Early maturing girls are more likely to smoke, drink, be depressed, and have an eating disorder. Now, it makes more sense. Bakit ganyan? Because of this body image issue. Marami sa mga kabataan ngayon na babae, talagang insecure sila sa mga nakikita nila sa katawan nila when it is being changed during adolescence. Yan. Kaya, mas kailangan talaga nila ng psychological intervention. No? Next, number two, another issue in adolescence in connection to biological development is dito lumalakas yung sense of independence, sense of control ng mga adolescents sa katawan nila. Yan, dahil nagmamature sila, nagkakaroon sila ng thinking that their body is their possession. May ganyan thinking yung mga teenagers. Etong katawan kong to, akin to, kaya karapatan ko gawin kahit anong gusto kong gawin in my body.
Diba? And one of the ways that they prove that is by expressing their sense of independence, which is again another psychological issue in adolescence. Karamihan ng mga teenagers, when they enter adolescence, they want independence, they want control of things around them. Diba? Kumakawala na yan sa mga adults, they begin to question rules and regulations, they begin to rebel, to do things on their own. At nadadamay dyan yung katawan nila para makonvince nila that they are independent. Para makonvince nila yung sarili nila that they are independent. Para makonvince nila yung sarili nila that they are in control of life in general, isasama nila yung katawan nila. Ipuprove nila sa mga sarili nila na dahil ako ang nasa control ng buhay ko, I'm gonna do certain things on my body. So dyan na yung magpapahikaw sa dila, nandyan na yung magpapatato, nandyan na yung mag-share na siya ng physical intimacy with people that he or she likes. My body, my choice. This is my way of showing to the world, proving to myself that I am an independent agent of my life. Pero, tatandaan natin, no, in developmental psychology, dapat ito i-regulate. Hindi naman totally masama na ang adolescent meron siyang desire of independence and sense of control, but this kind of attitude, my body, my choice, can lead to a number of adolescent risky behaviors. Mga risk factors to. And as we know in DevPsych, when we say risk factors, ito yung mga forces out there that can compromise the quality of development of the person. Pwedeng ikapangit ng buhay niya. Specific behaviors na risk factor sa isang adolescent would be the following: premarital sex, substance abuse, nagiging drug addict sila, or kapag nabuntis sila na maaga kasi nga nagpi-premarital sex sila, they consider abortion, which is a very dangerous process. O, tanong, bakit merong ganyang mga risky behaviors yung mga adolescents? Because of this thinking pattern that their body is their control, that their body is under their choice to express their sense of independence. Kaya kapag ito, hindi ito na-regulate ng maayos ng parents, mapupunta sa risk factor yung adolescent. Kaya nga dito na naman papasok yung important role ng spirituality in adolescence. When a teenager is highly spiritual, specifically within Christian spirituality, less likely, ito ang paniniwala ng isang teenager. Sa Christian spirituality kasi, one of the teachings, no, in connection to our body is not ours. God simply gave us this body, and we have to protect our body because this is a sacred temple. This is a sacred place where the Holy Spirit is in. Yan. To be more specific, in 1 Corinthians yan. Sinasabi yan that our body is the temple of the Holy Spirit. So it's not ours to begin with. Hiniram lang natin to sa Diyos. At kailangan gawin natin tong sacred, malinis, ingatan. Because this body is not ours in the first place. Kapag ganyan ang pananaw mo sa katawan mo, mag-iiba talaga yung behavior mo eh. You are less likely to do those risky behaviors. Hindi ka makikipag-premarital sex, hindi mo sisirain yung katawan mo through drugs, lalong-lalo na hindi ka magpapa-abort kasi hindi ka naman mabubuntis kasi hindi ka naman nakikipag-premarital sex. So that's the role of spirituality in moving away adolescents from these risk factors. Diba? So that explains kung bakit karamihan ng mga teenagers na mataas ang spirituality, mas maganda ang development compared to teenagers with low levels of spirituality. Nagkakaroon kasi yung mga low levels of spirituality ng unhealthy body attitude such as this, my body, my choice, leads to risky behaviors. And last one, number 3, of course, when we talk about biological development in adolescence, hindi mawawala dyan yung brain. Because studies show that there are a lot of unique physiological changes, structural changes that happen in an adolescent's brain. Kaya sabi nila unique na unique talaga yung functioning, yung patterns of the adolescent brain compared to other brains in development. Ibang-iba yung adolescent brain sa infant brain, ibang-iba yung adolescent brain sa adult brain. Yan. So meron akong lecture dito, no? You can just look for it from a YouTube channel where I specifically discuss the changes that happen in the adolescent's brain. Siguro in this part, no, bird's eye view lang, very general, number 1, ito yung mga things
na nangyayari sa brain ng isang adolescent. Number one, tumataas yung level of dopamine. Isa yan sa epekto ng pagiging adolescent. The brain releases high volumes of dopamine as a result. That explains why teenagers mataas yung appetite nila for doing risky behaviors. That's why they develop vices, they want to do exciting things. They cut classes, they drink and drive, they become sexually promiscuous. Kasi nga, yun yung epekto ng dopamine. It pushes the person to continuously look for exciting behaviors. Number two, during this time, nag-i-increase na rin yung tinatawag nating myelination, wherein the brain cells, nababalut na siya ng tinatawag na mga myelin sheath. No? So I don't want to be very technical about that anymore. No? Basta ang effect nun, kapag dumadami na yung myelin sheath ng brain cells, is nag-i-improve yung information processing at language skills ng mga teenagers. And that explains why ang mga teenagers gumagaling ng sumagot. May kakilala kayong ganon, mga teenagers na magaling sumagot, magaling mag-reason out. Kaya ang mga teenagers na nagre-rebelde, pag kinausap mo, ang hirap nilang pagsabihan kasi nga medyo advanced na yung thinking nila. Nag-advance na yung kanilang prefrontal cortex. They're so good in reasoning. They are also good in using language. Mas nakakapag-express sila ng mga ideas nila in a straightforward manner. Yon. Kaya yan yung explanation kung bakit marami mga teenagers are so good in questioning authorities. Number three, lumalakas yung pwersa ng amygdala nila at mahina pa, in connection to the amygdala, yung activity sa prefrontal cortex. Although nag-i-improve big time yung prefrontal cortex. Pero if you compare the strength of prefrontal cortex to the activity of the amygdala, which is the emotional center of the brain, talagang naka-volume number 50 yung amygdala, naka-volume number 3 lang yung prefrontal cortex, which tells you that most adolescents are highly emotional and less likely to be logical. Kaya karamihan ng mga adolescents, emotional yan. Marami silang mga emotions na nafe-feel, and at the same time, masyadong matataas ang intensity ng emotions that teenagers feel. Yan yung pinagkaiba ng adult brain sa adolescent brain. Let's say, sadness. When an adult experience sadness, in a scale of 1 to 10, yung sadness nila 6 lang. Pero ilipat mo yung experience of sadness sa brain ng isang adolescent, yung experience of sadness na 6, nagiging 10.5. Na-i-intensify, na-amplify yung mga emotions that teenagers feel because, again, what causes that? Because of the strong amygdala. Masyadong intensified yung mga emotions na nararanasan nila, which explains why a lot of teenagers make poor decisions. Diba? Isa yan sa mga ikinakainit ng ulo ng mga adults, no, when teenagers make decisions. How they spend their money, waldas ng waldas, paano sila mag-time management, diba? Inuuna muna yung sarap bago yung responsibilidad, hindi magpapaalam sa parents, tatakas para lang makalakwat siya sa malayo. Yun, yung mga ganong decisions. It does not make any sense. Poor decisions. Pero bakit nila ginawa yun? Kasi nga, because of the high emotionality of teenagers, masyado pang mababa yung kanilang rational thinking. And other than that, that also explains risky behaviors. Not only they make poor decisions, they do behaviors that are dangerous. Sinabi ko na nga kanina yon, no? Kaya sila nag-i-smoke, kaya sila nagiging sexually promiscuous, kaya sila mahilig makipag-away, yan. Kasi nga, masyado pang mataas yung emotionality nila via their strong amygdala and weak prefrontal cortex. And last one, number four, another profile of the adolescent brain is yung kanilang reward system of the brain. Super active din. Actually, yung reward system of the brain, ano yan? A set of brain connections yan. As you can see here, i-zoom in natin. Yan yung reward system. Basahin nyo lang yung mga brain parts na yan, but these are the parts that are involved, considered as the brain's reward system. Super active yung mga parts na yan during adolescence. At ano ang behavioral effect niyan? The brain is always constantly looking for exciting things to do. Isa yan sa mga profile ng mga teenagers. Gusto nila lagi ng happening. Gusto nila lagi ng excitement. Oh. And this is a serious thing.
kasi kapag yung adolescent brain na yan, na ganyan ang profile, hindi na alalayan, hindi siya na facilitate ng mga adults, it can lead to a number of risky outcomes for the teenager. Yan. Kaya marami mga adolescents, according to studies, nagdi-drink and drive. Kasi yung pagdi-drink and drive, diba, isa yan sa mga rewarding experiences that a teenager can do. Iinuman sila, magsasaya, tapos magdadrive sila, magjo-joyride sila, kung saan-saan. What's making them do that is, again, this part of the brain makes them do it. Masyado kasing mataas ang emotionality, hindi gumagana masyado ang prefrontal cortex, ang outcome nagiging ganyan. In fact, in one study, this is one of the top causes daw of adolescent death. Kaya dapat talaga seryosohin to. Kapag hindi na alalayan ng maayos yung adolescent brain, ayan, yan ang magiging statistics. Diba? An intentional injury, and that includes accident via drinking and driving. Yan ang isa sa mga top causes of death during adolescence. Got that? Yan. So, yan yung numbers if you want to see more. Yan. And not to mention, isingit ko lang tong topic na to, given that profile of the adolescent brain, isa pang problema natin sa kultura natin is our culture further reinforces the adolescent risky behaviors as explained by the adolescent brain. Diba? Dapat nga, ang ginagawa ng kultura is minamanage, ini-improve yung self-control ng mga teenagers. E kaya lang, yung kultura natin, baliktad ng ginagawa, instead na pigilan, imbis na i-manage, imbis na i-facilitate better yung wild nature of the adolescent brain, lalo pang i-reinforce yung wildness of the adolescent brain. Specific example, popular culture, popular media. Marami mga banda ng music, marami mga teenagers, idol sila. O, anong klaseng mga kanta yung ilalabas? Yung mga kanta na ilalabas ng mga banda na yan, lalong i-reinforce yung masamang patterns of the adolescent brain. Diba? When you promote, for example, drinking. Ayan, tama na yan. Inuman na. Hoy pare ko, tumagoy ka. Nalalala, lalalasing. O, diba? Kapag lagi yan yung pinapakinggan ng teenager, tapos idol pa nila yung kumakanta, nare-reinforce tuloy yung risky behaviors. Which makes such events, as you can see here, highly possible. Kaya tumataas yung chance na talagang magkakaroon ng mga ganyang outcomes because of these cultural reinforcements. Diba? Ulitin ko lang, lalo na kapag yung mga gumagawa ng mga kanta na yan, yung mga iniidolo nila. Pwede naman nang pasukan ng observational learning yan or social learning theory ni Bandura. Diba? Dahil sila idol, naninigarilyo. Dahil sila idol, ganun ang lifestyle, umiinom, maninigarilyo, magjo-joyride tuwing gabi, pupunta ng Tagaytay, hindi magpapaalam sa parents, gagawin din nila. And in the process of doing that, tumataas yung chance na, ayan na, may mga masasamang nangyayari. Na aksidente, nakakabuntis ng maaga, nalululong sa droga, so on and so forth. Kaya ang isa sa mga applications dito, if we want a better development during adolescence in our society, kailangan makipag-cooperate yung all levels ng society. And that includes popular media. Lalong-lalo yung mga artista, lalong-lalo yung mga vloggers, because most of them, they are being idolized by adolescents. So kung bad example sila, eh gagayahin nila. Diba? Eh ang problema, wala naman tayo mga batas sa Pilipinas that may control the behaviors of these models. Diba? Kasi nga, ano raw tayo, no? Malayang bansa. Diba? Ano raw to, eh? Parte raw ito ng pagiging liberal ng Pilipinas. No? But again, things like this can affect the quality of adolescent development. Sana nakita nyo yun, no? Kaya nga, going back to this profile of the adolescent brain, from numbers 1 to 4, anong kailangan ng isang teenager para hindi mangyari yung mga risky outcomes that I have discussed a while ago? Ang kailangan ng teenager is adult supervision. Isa yan sa mga pinakamahalagang application in adolescent development. All adolescents, especially the early adolescence years, age 13 to 15 years old, kailangan nila ng presence of an adult. So yung adult brain ngayon, yung magfa-facilitate. Yung adult brain ngayon yung magko-control, magpa-pacify sa mga wild drives of the adolescent brain. Kaya mahalagang mahalaga talaga na ang isang teenager, lalong-lalo na early adolescents, lagi siyang may kasamang adult na pinagkakatiwalaan niya at nakikinig siya doon.
At syempre, sino ba yung mga adults na yan? Obviously, the parents. Kaya lagi ko sinasabi sa mga classes ko, no, for parents who plan to go abroad, let's say mag-OFW sila. Bad timing kapag mag-OFW sila at meron silang anak during early adolescence, age 13 to 15 years old. Kasi yan yung period of adolescence na talagang wild na wild ang brain, kailangan ng pag-alalay ng mga adult brains via the parents. Kaya kung mag-OFW yung mga magulang, eh, ang suggestion ko, siguro during late adolescence na ng mga anak nila. Pwede na yan. Around 16, 17, 18, yan. Hindi na masyadong wild yung pattern ng brain during those times. Pero early adolescence, and literature supports this, talagang yan ang pinakamataas ang risk factor. Diyan malakas yung mga risk factors that will compromise the quality of development of teenagers age 13 to 15 years old. Adult supervision, the presence of adult is very crucial for these teenagers. Alright? So yon ang ating maikling lecture, no, on the biological development of adolescence na may kinalaman na, or sorry, na may implications sa psychological development nila. If you have any questions or comments or some other details that you want to add, pwede nyo na lang ilagay dyan sa comment section. Sana nakatulong to maikling lecture natin. Sir Howard here. God bless everyone. Bye-bye.